si awit kay usap Panginoon buong sanda itikan. Awitan ang Panginoon at purihin ang kaniyang ngalan, ipayag ang kanyang pagliligtas sa lahat ng panahon. Magsiawit kayo sa Panginoon ng isang bagong awigitin. Magsiawit kayo sa Panginoon buong sandaigtigan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Sa Diyos sa kaitaasan at sa lupay kapayapaan at sa lupay kapayapaan sa mga tao kinalulugdaniha. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila mong angking kapurihan, Panginoong Diyos, Ari ng Langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Yesu Kristo, Bugtong na Anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, Anak ng Ama. Kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka,
ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka, maawa ka sa amin. Sapagkat ikaw lamang ang banal at ang kataas-taasan. Ikaw lamang, O Jesu Kristo, ang Panginoon. Kasama ng Espiritu Santo sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen. Ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pakundangan sa pagpapakumbaba ng anak mong masunurin, ibinangon mo sa pagkadapa ang sangkataukang masuwayin. Ipagkaloob mo sa amin ang banal na kagalakan upang kaming sinagip mo sa kaalipinan ay magkamit ng iyong ligaya na walang katapusan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Magalak ang lahat. Magalak kayo dahil sa Jerusalem, ang lahat sa inyo na may pagmamahal, wagas ang pagtingin. Kayo'y makikalak at makipagsaya, lahat kayong tumangis para sa Kanya. Tatamasahin ninyo ang kasaganaan Niya tulad ng sanggol sa dibdib ng Kanyang Ina. Sabi pa ng Panginoon, padadalhan kita ng walang katapusang pag-unlad. Ang kayamanan ng ibang bansa ay dadaloy sa iyong tila agos ng ilog. Ang mga katulad mo'y sanggol na buong pagmamahal na inaaruga ng Kanyang Ina. Aalawin kita sa Jerusalem tulad ng pag-aliw ng ina sa Kanyang anak. Ika'y magagalak pag nakita mo ang lahat ng ito. Ikaw ay lalakas at tulusog. Sa gayon, malalaman mong akong Panginoon ang kumakalinga sa mga tumatalima sa akin. Ang Salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Sumigaw sa galak ang mga nilalang at purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na pagpuri sa Kanya'y ibigay, ito ang sabihin sa Diyos na dakila. Ang mga gawa mo ay kahanga-hanga. Sangkalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw.
Ang lahat sa lupa, ika'y sinasamba. Awit ng papuri, iyong kinakanta. Ang iyong pangalay, pinupuri nila. Ang ginawa ng Diyos, lapit at pagmasdan. Ang kahangahangang ginawa sa tanan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Naging tuyong lupa kahit yaong tubig, at ang ninuno natin ay doon tumawid. Kaya naman tayo'y magalak ng labis, siya'y nagaharing sa lakas ay bisig. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Lapit at makinig. Ang nagpaparangal sa Diyos at sa inyong aki isasaysay, ang kanyang ginawang mga kabutihan. Purihin ang Diyos, siya'y papurihan yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya'y aking kinamtan. Sang kalupaang nilalang, galak sa pooy isigaw. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, ang krus lamang ng ating Panginoong Hesukristo ang siya kong pinagmamapuri. Sapagkat sa pamamagitan ng kanyang krus, ang sanlibutan patay na para sa akin at ako'y patay na para sa sanlibutan. Hindi mahalaga kung tuliman o hindi ang isang tao. Ang mahalagay ang pagiging bagong nilalang. Sa lahat ng namumuhay ayon sa tuntuning ito, at sa mga nananatiling tapat na bayan ng Diyos, naway sumaka nila ang kapayapaan at pagpapala ng Diyos. Kaya mula ngayon, huwag nang dagdagan ninuman ang aking tiisin. Sapat na ang mga pilat ko para makilalang ako'y alipin ni Jesus. Mga kapatid, sumainyo nawang lahat ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manahan sa inyo. Panginoon, at sumairin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panakong iyon, ang Panginoon ay kumirang pa ng 72. Pinaunan niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na patutugukan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari
na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayo na parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o pangyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sa kanila ang kapayapaan. Ngunit kung hindi, hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan. Kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo sapagkat ang manggagawa ay may karapatan na tumanggap ng kanyang upa. Humayo kayong huwag kayong magpapalipat-lipat ng bagay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang iakin sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ngunit sa alinmang bayang hindi tumanggap sa inyo, lumabas kayo sa mga lansangang ito at sabihin ninyo, pati ang alikabok dito na dumikit sa aming mga paa ay ipinapagpagmamin bilang babala sa inyo. Ngunit pakatandaan ninyo na malapit na sa inyo ang paghahari ng Diyos. Sinasabi ko sa inyo, sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang kaparusahan ng mga tao sa bayang yaon kaysa dinanas ng mga taga Sodoma. Bumalik na tuwang-tuwa ang 72. Sabi nila, Panginoon, kahit po ang mga demonyo ay sumusunod kapag inutusan namin sa ngalan ninyo. Sumagot si Jesus, nakita ko ang pagkahulog ni Satanas mula sa langit, parang kidlat. Binigyan ko kayo ng kapangyarihan na tumapak sa mga ahas at sa mga alakdan at yumurak
sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makapipinsala sa inyo. Gayunman, magalak kayo, hindi dahil sa suko sa inyo ang masasamang espiritu, kundi dahil sa nakatala sa langit ang pangalan ninyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiipo muna po ang lahat. Ano ba talaga ang nalalaman ng ating ebanghelyo ngayong umaga? Napakarami pang tao na malayo ang kalooban sa Diyos. Kung dumating ang oras ng kamatayan ng mga taong ito, saan kaya sila tutungo? Sila ba ay mapapasama sa kaharian ng Diyos sa langit? Napakalabo. Sa ebanghelyo ng ating misa ngayong umaga, ipinaaalam ng ating Panginoon sa atin na bilang mga Kristiyano, tayo ay mga alagad ng Panginoon. At bilang mga alagad, tungkulin natin sa bawat saglit na ipalaganap ang ebanghelyo ng Panginoon sa lakat ng tao. Hikayatin silang magsisi at magbagong buhay para pagdating ng oras ng kanilang kamatayan, handa silang humarap sa Panginoon at mapasama sa kanyang kaharian sa langit. At papaano natin gampanan ang ating tungkulin na ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon? Ang ilang binanggit ng ating Panginoon magpakadukha tayo habang nabubukay sa lupa. Iwasan natin magpayaman. Ang mga ito sa gabal sa ating tungkulin na ipalaganap ang ebanghelyo. Igugol natin ang lakat ng ating panahon sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at maglingkod tayo, magkawanggawa lagi, tumulong sa mga nangangailangan. Kung maaari, kalibutan natin ang ating sarili. Isipin natin ang kapakanan ng iba. At sino man daw sa atin ang maglalaan ng ng malaking niyang panakon sa pagpapalaganap ng ebanghelyo at sa pagbabagong buhay ng mga tao, ay magiging dakila sa mata ng Diyos at tanggap ng malaking gantimpala sa langit. Yan
ang ibig ipaalam sa atin ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating Ebanghelyo ngayong umaga. Kaya tumayo po tayo, ipakayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, nalulukluk sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paparito at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng mga nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, patuloy ka nawang magsugo ng mga mabubuting manggagawa sa iyong ubasan. Taos puso nawa naming paglingkuran ang iyong kawan upang patuloy naming maipakayag ng may tapang ang mabuting balita. Ang ating tugon, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maisabuhay nawa ng mga namumuno sa simbahan at sa pamahalaan ang radikal na mensahe ng Ebanghelyo. Hindi man sila maunawaan at kilalanin, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Matanto nawa ng aming mga lingkod bayan na sila ay misyonero rin. Tinawag upang maging buhay na saksi ng mabuting balita ng katotohanan sa politika, ekonomiya, industriya ng kalakalan, edukasyon, agham at komunikasyon, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Patuloy nawang madama ang awa at pakiisa mo, O Diyos, sa iyong kawan sa pamamagitan ng mga apostolado ng mga misyonero, relihiyoso at relihiyosa. Huwag nawasan na silang paghinaan ng loob sa kabila ng pagtatakwil o pagtalikod ng mga taong nais nilang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Maipahayag nawa ng bawat Kristiyanong pamilya si Jesus, kahit na ang krus ay mistulang mukha ng paghihirap at kahihiyan sa iilan, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Makasumpong nawa ng kapayapaan at pagpapatawad ang mga kapatid naming yumao sa liwanag na dulot mo, Ama, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Ama, maipagpatuloy nawa namin ang misyon ni Jesus upang kami ay maging karapat-dapat na tawaging mga anak mo sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Sa lupain ng Diyos natin.
Jesus, aking alay na anak at tinapay mula sa ating ani sa lupain ng Diyos nating mahal na siya na rin nagdulot na tayo'y may maihain sa pag. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos among makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang pag-aakin namin sa iyong ngalan ay sanawan na sa amin ay dumalisay upang ito ay maging pagganap araw-araw ng aming pagdipat sa buhay sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ang iyong mga supling na nagtaksil ay nagbabalik ngayon sa iyong paggiliw, bunga ng malasakit ng anak mong masunurin at ng Espiritu na bigay upang lahat ay kupkupin. Kaming mga tinubos ng anak mong makaw ay niloob mong magtipon at magkapisan upang magsalo sa masaganang hapag ng buhay. Kaisa ng anak mo at ng Espiritu Santo, ang iyong sambayanan ay nagpupuri sa iyo. Nagkakapisan ngayon ang bumubuo sa katawan ni Kristo. Nagkakatipon ngayon ang pinananahanan ng iyong Espiritu. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ng mga upo na pupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan,
Magsiluhod po. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaluob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbakang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco, aming Papa,
Jose, aming obispo at ng tanang kaparian. Alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lakat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birgen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo.
Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. O Diyos, pakinggan mo ang aking tawag at sa aking maawat mahabag. Pagtangkaan, buhay ko may pagbantaan, sa'yo pa rin magtitiwala kailanman. Ang Panginoon ang aking tanghal sa panganib ako'y iingatan. Kanino ako masisindak, matatakot kung ako'y laging nasa piling niya. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang ay loobin mo
na laging lumingon sa pinanggalingan ng tinanggap namin ngayon para pagsalukan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kaawaan kayo ng Diyos at gawaran niya ng pagbabasbas ang inyong mga larawan, mga dasalan, upang makatulong sa inyong kasalukuyang buhay sa ikauunlad sa paggawa ng kabutihan, upang inyong makamit ang ligaya sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.